So guys, yun yung aking tatlong experimental na mga paso ng dragon fruit. Yan. Tinanim ko ng January saka December 2020. So yun sila guys. Magandang araw mga ka-garden and welcome back again sa aking munting channel. At nakikita nyo yung grapes ko mga ka-garden. So yun na po yung aking 4 months grapes. So pero hindi po yan topic natin. Ang topic natin sa hapong ito ay patungkol po sa pagpo-prone ng ating dragon fruit. Yan. Bakit nga ba pinoprone ang dragon fruit? Kasi po napaka-importante na i-prune mo ang dragon fruit para ma-maximize po natin ang mga nutrients na nakukuha ng ating dragon fruit, yung puno, doon sa soil. So, nawa, lalo-lalo na pag pinapag-grow lang muna natin sila, so, kaya natin pinoprune. Kung inyong nakikita dyan, guys, dyan. Ito yung tinanim po ng December 24 na, ano, na dragon fruit ko. Ito ay isang eksperimento. Ayan o. December 24. Yan. Isa po itong eksperimento guys. Kasi ang standard na magtanim ka ng dragon fruit sa paso, dapat at least 20 gallons yung laki ng pot mo. Para po magkaroon siya ng maraming roots doon sa loob ng pot. At sa 20 gallons na pot, pwede kang magtanim ng 4 na cuttings. So, itong aking size ng aking dragon fruit na ito, yung pot niya ay, ano lang yan, 16 liters, yung timba ng pintura. So, dapat, ang matatanim ko lang dapat ay isang puno lang. Pero tinaniman ko siya ng dalawa kasi nga eksperimento nga ito. Titingnan ko kung mapapabunga ko siya. So, yung una guys na titingnan natin para mapabunga natin siya o mapatubo natin siya ng mabilis, yung pagpo-proning. Ngayon, kung nakikita nyo guys, yung isa nagbunga na siya, no? Titingnan mo, isa lang, dalawa lang po yung kanyang sanga. Yan po. Yan, dalawa lang yung sanga niya. At ito, nagbulaklak na siya. Siguro, mga bukas o sa susunod na araw, magano na yan. Bubuka na yan. Ngayon, itong isa, as in, for growing pa lang talaga siya, no? Tutubo pa lang siya, yun. Marami siyang mga tubo sa ilalim. Ayan, ayan, nakita nyo guys. Yun. Ayan pa. Tapos, wala pa talaga siyang bunga. Ayan, o. Mayroon siya ditong 4 na sanga. So, ito yung bagong tubo. Ito pa yung isa. Ito, medyo magulang na ito. Pero, tumigil siya banda rito. Pero, tumubo uli. At healthy naman. Hahaba yan. So, ayan natin siyang humaba. At ito rin sa kabila. Ganon din. Tumubo dito. Tinanggal ko to kasi medyo payat. Kasi may sumingit na isa dito. Para yung isang malusog, yun ang mag... ang ahahaba. Ngayon, paano natin gagawin para mapabilis natin ang kanyang tubo? So, ito guys. Itong mga dito sa baba, dapat ito guys inaalis natin. So since bata pa sila, pwede natin kamayin. Ano? Yan. Ganun lang natin guys. Alisin natin yan. Yan. Alisin natin. Tsaka ito. Ito pa. Yan. Yan. Alisin natin yan. Ilagay natin dyan kasi para pagka nadurog, fertilizer din yan. Tsaka ito pang isa. Yan. Tsaka meron pa siya dito nakatago. Alisin natin lahat ng mga sanga dito sa ilalim. So, wala na yan. So, ang mangyayari nyan guys, itong mga nutrients na nakukuha dito sa puno na ito, didiretso na yan sa iisang sanga niya. At hindi nakakain itong mga ito na tinanggal natin sa baba. So, ang kakainin itong mga nutrients, dito na mapupunta ngayon sa 4 na sanga. Kaso lang as standard, medyo sobra din ito. Ang isang puno dapat ang standard ko po na sinusunod ay dapat 3 lang
Kaso lang ito nga, experiment ito. So dapat nga dalawa lang kung tutusin eh, para po ma-maximize natin yung energy na kukuha sa maliit nating paso. So since experiment, so I still use the standard na 3. So kung nakikita nyo guys, pipili tayo dyan ng tatanggalin. So I prefer ito, itong isang ito. Kasi nga, mayroon na dito. So nakakaharang siya dyan, so alisin natin. Yan. Alisin natin. Ito naman, para doon siya, itong isang ito, didiretso siya doon. So yan guys, tatlo na yon yung ating sanga. So yun guys, ang pagpuproning ng ating mga dragon fruit, para po ay lalaki silang mabilis at tamang-tama lang din sa capacity na masustentuhan ng ating mga paso. Kasi kung hindi niya masustentuhan lahat yun, puro sanga, hindi po siya talaga magbubulaklak. Tingnan nyo guys yung ginawa ko dyan. December ko lang yung tinanim ha, pero tingnan nyo, nung umabot ng season, nagbulaklak na siya. Ayun o guys, ang ganda. Ang lusog pa ng bulaklak niya. Kasi kaya siyang sustentuhan, di ba? Itong isang ito, January ko lang ito tinanim. Talagang tinanggal ko rin yung mga dyan. Kung nakikita, wala siyang nakatitirang mga sanga. Ayan. Wala siyang magtira. At saka, sa kakatanggal ko ng mga sanga na yan at nagkaroon ng concentration ng ng kanyang mga nutrients, nagbulaklak siya guys. Tingnan. Yeah, January 7, 2021 ko yan itinanim. Yan. Meron akong petsa dito eh, para makita nyo. Ayan guys oh. Yan, January 7, 2021 ko siya tinanim. So dalawang puno din yan guys. Yan, dito meron na siyang dalawa ding sanga. So tatlo at dito sa kabila isa. Ito rin guys, tinanim ko ito ng December 15. So, ito nga experiment guys. Bigo experiment yung tatlong ito. Tatlo nga nilagay ko dito eh guys. Tingnan mo, isa, dalawa, tatlo. Tapos na nag-iwan lang ko na tigi isang sanga. Yan, isang sanga dito, isang sanga diyan at isang sanga doon. Ngayon guys, pag titingnan mo, yan sa dulo, ayan, mababa na rin siya, no? So, dito guys, mayroon na rin siyang bulaklak. Ayan. Ayan o, magbubuka na yan mamayang gabi. Ayan. So guys, yun yung aking tatlong experimental na mga paso ng dragon fruit. Yan. Tinanim ko ng January saka December 2020. So yun sila guys. Ayan. So yun guys, yun lang muna ang ating update sa araw na ito. Sa ating video sa ngayon. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating munting channel para po matuto tayo ng mga paghahalaman kagaya nitong dragon fruit. Ito yung season ngayon. So, at susunod guys, abangan nyo yan guys, yung grapes ko na yan. Magbibideo ako sa inyo kung kailan ko siya pabubungahin. Yan. So, salamat po sa mga bago kong subscriber at sa mga luma. Thank you for your support. At ako po ay natutuwa na kayo po ay nag-subscribe sa aking channel at kasama ninyong nagli-learn. So lahat po tayo mga ka-garden ay nag-aaral, pati ako, di ba? Nag-aaral kung paano ito pagandahin, pabungahin at pakinabangan po natin. So yan guys ang aking dalawa pang malalaking paso. Yan po, continuous ang kanilang pagbubulaklak at may bunga na malapit na rin ma-harvest, no? Yan po sila guys. Yan. So, sa muli po, maraming salamat at sana po makikita muli tayo sa susunod kong mga videos. At ingat po tayo palagi kasi po, nandiyan pa rin si COVID, no? So, huwag natin kalimutan ang mga safety protocols natin. At kung nagustuhan nyo po, i-hit nyo yung like button or share nyo rin po sa inyong mga friends para po sila din ay ma-inform at ma-encourage po natin mag-garden ng mga ganito. So muli, isang magandang araw. Thank you for watching and God bless.